Hi guys, good morning. So today is Friday morning. So I decided to shoot a video like this about relationship. So because I don't know what kind of topic I will be talking right now. So I decided to share it with you guys about the relationship. I'm not really good in it, but based on nakikita ko sa mga kaibigan ko and then based on my experience also. Kala mo ang dami experience. I only have 2 boyfriends, that's why. So, first, to make sure na yung relationship nyo is magiging masaya and then not toxic is first, do not ask your partner to give their social media accounts. It's either Facebook, Twitter, Instagram, whatever. Do not ask of it. And then don't wag niyong akalain na porket hindi niya binigay yung social media account niya is may itinatago sila, 'di ba? So kung ayaw nilang ibigay is for privacy purposes 'yon. If you really trust the person, hindi mo siya hindi mo siya pipilitin na ibigay sa iyo yung social media accounts niya for the sake lang na masabi mo na mahal talaga ako nito kaya binibigyan niya yung social media account niya, 'di ba? So kasi kung talagang mahal niya yung tao, hindi kayo maghihinala na may ibang chinachat to kaya ayaw niya ibigay yung social media accounts niya kaya hindi niya kayang ibigay sa akin. Hindi niya ako totoong mahal. Hindi yan guys basihan na porket hindi binibigay sa inyo yung social media accounts ng mga boyfriends niyo, ng mga girlfriends niyo, is hindi na kayo mahal. May mga tao lang kasi na for privacy purposes naman. Hindi naman kasi porket mag-boyfriend, girlfriend kayo, lahat ng accounts nila or lahat ng bagay is kailangan nang ibigay sa inyo, 'di ba? There is a limitation guys if you are in a boyfriend girlfriend relationship, unlike if nakasal na kayo, 'di ba? So kailangan talaga 'yon na alam niyo lahat ng accounts. Pero if you are in a boyfriend relationship, huwag kayo masyadong mag-demand ng lahat kasi there is a limitation, guys. So second, do not interrogate your partner as if na may ginawa silang sobrang lala. Like, saan ka galing or sino kasama mo? Do not ask that. If a guy told you that, okay, galing ako sa ganto, galing ako sa ganto, and then you want a specific answer, for what, diba? Sinabi na, pasalamat nga kayo kasi sinabi na dito sila galing, ito yung ginawa nila. Hanggang dun lang, guys. And then, pangatlo, huwag kayong mag-ask about the past. Do not bring back the past. Kung alam nyo namang past talaga yun, diba? So, for what reason kayo magtatanong ng mga past relationship nila? And then, you will end up comparing that person sa current relationship nyo, diba? So, ako kasi, based on my experience, I did not ask their exes because, and then I did not even stalk their ex, and then I did not even search it on Facebook, their ex, because I did not even know the names, because I did not ask my boyfriend to tell me about their exes. I don't want that because we have different character, so mapaparanoid lang ako kung alam kung ito yung ginagawa ng boyfriend niya. I'm just being myself. So kung ano ka talaga, yun yung ipakita mo sa karelasyon mo, and then don't compare your past to the future or to the current relationship, right? And then next is the best important pala is put God in the center of your relationship. That is the best thing you can do. And then mas maganda if you both pray
about your relationship. Kasi yun naman talaga yung pinakang mahalaga, di ba? And then guys, if yung mga karelasyon nyo is nagpapaalam naman sa inyo, like babe, I need to go to a party or I need to attend this kind of party, huwag kayong mapaparanoid guys na hindi nyo sila papayagan kasi andito yung ito yung mga makakasama niya, ito yung mga ganun na. Kasi ano pa lang kayo, boyfriend, girlfriend, there is a limitation. Kailangan nyo mag-enjoy habang ano pa kayo, habang wala pa kayong anak, wala pa kayong parehas na pananagutan, di ba? Much better kung parehas kayong open or parehas kayong nag-i-enjoy sa life. Hindi yung bawal dito, bawal doon. For what reason, di ba? Hindi naman masamang ano, bawalan niyo sila kung alam niyo makakasama sa kanila, like yung nagiiinom na sila or kung may mga bisyo na silang hindi nararapat, diba? Doon kayo magbawal. Pero yung gusto lang pumunta sa gantong lugar, gusto lang po, malay mo, gusto lang mag-unwind. Hindi lang naman kasi ikaw yung iniisip niyan, di ba? May family din yan. May halimbawa kung nag-aaral is, kung stress pala sa pag-aaral, gusto niya lang mapag-isa, gusto niya lang magkaroon ng peace of mind. Hindi naman kasi porket na magka-relasyon kayo is being together always is good. Minsan, mas ganda pa rin yung separate ways kayo, di ba? So, hindi naman separate ways na as in, may time kayo sa sarili nyo. Hindi lahat ng oras is yung ibubuhos nyo sa boyfriend or girlfriend nyo. Kailangan din naman make sure na may time ka sa sarili mo na ito dapat mong gawin, ito dapat ganyan, di ba? So, kasi especially nowadays, mga nakikita ko and na-observe ko sa mga millennials ngayon is masyado na silang iba. Basta yung pagdating sa relationship, parang gusto nila is yung control nila lahat. Ako, I'm a control freak. Pero, in a good way. Hindi masamang magiging controllable ka or magiging batas ka. But, in a good way. Kailangan in a good way nyo sila paalalahanan, in a good way nyo sila pagsabihan, in a good way nyo silang pagbawalan. Hindi yung alam nyo namang hindi naman makakasama, bawal kayo ng bawal, di ba? So, nasa sa inyo na yun, guys. Pero, iba-iba kasi tayong tao, eh. Iba-iba yung paniniwala ng tao in terms of relationship. So, ito lang naman, guys. Na-share ko lang naman. So, comment down below yung mga alam nyo pa na hindi ko pa nasabi. Tsaka, don't judge me, guys. It's based on my observation lang naman and based on my experience. Yung ganun lang naman bagay. So, ayun lang guys. Thank you for watching guys. And please subscribe to my channel. And then, thank you very much for always watching. Bye!